Well, good morning. Ayos. Today, ano, ang pakay natin is, ano, bird rescue. Nag-bird rescue tayo ng ibon galing sa Manila All Star, yung GCC. Dito sa Dateng. So, yun. Puntahan ko muna sila doon. Nandun sila, oh. Actually, dito daw pumunta yung ibon dyan sa mga puno-puno yan. So, pupuntahan namin. Magtatatawag kami doon. Baka kasi nandito rin sa puno, eh. So, yun. Puntahan ko muna sila. Bird rescue muna tayo. So, bitaw pang rescue. Okay, 1, 2, 3. Ito ka lang buba agad. Harangan? Kailangan? Tututang na yung pagkano. Kaya sa kabila. O dito kami nagbaro, dito daw kasi banda na wala ibon, pero ngayon walang sign. So, yun, ipot kami ng site. Yun, balik muna kami sa site. Yung mga kasama ko mag-alap. Babalik muna kami sa site, palipad kami dito. Tignan natin kung aabutin mo. Kung aabutin nila yung area na yun. Dun. Sana ma-ano, mabay sa ibon. Ayos. Yun lang, nakakalungkot, no? Kung mapapanood yun din sa umpisa ng vlog na to, naghanap kami ng ibon, so tumulong ako mag-rescue. So, sad to say, dalawang sangkonyor, isang kakatil din nawawala. So, ngayon, kanina umaga, naghanap kami, naghanap. So, walang sign. So, yun, mag-aabang na lang tayo ng tatawag, kasi yung dalawa kong ibon, meron naman yun, ano, may sing-sing sila. So, yun. May number ako dun, so tatawag na lang sila kapag sakaling nakita nila yun. So, sana may mag-soli talaga. So, yun. Medyo isip-isip muna tayo paano natin marerecover yung mga ibon. Pero sana, hopefully, makita sila. Ayos. Magbablog daw kami. So yun po, nandito pala kami sa ano, sa tawag dito, Las Piñas. Medyo malayo yung inabot ng ibon, nawala kasi yung ibon kanina, so ngayon kukunin namin sa nakakuha. So napakabait nitong tao na to, kasi bira po yung nagbabalik ng ibon. So, ito po yung nagbalik, si Ma'am Dalin po. So bira kasi yung nagbabalik ng ibon, so very thankful ako kasi kanina umaga nawala siya, so ngayong gabi nabalik na agad. So sama natin sila sa vlog para at least masaya tayo lahat. Salamat po. Dalin and Ralph, tsaka si Ruby. Sige po, isama lahat sa vlog to para sumikat lang po tayo pare-pare. Salamat po. Medyo malayong inabot ng ibon namin. So, thank you po. Yun, alright. Recover na natin yung isa nating ibon from ano, Paranaque to Las Piñas. Medyo malayo-layo yun. Yung nakahuli, shoutout sa inyo, napakabait nyo po. Sa sobrang bait nila, binigyan nila ako ng cake kasi may birthday daw po kanina dun sa kanila. So yun nga, tutuloy ko na lang itong vlog pag nakita natin yung iba pang mga ibon. So tuloy-tuloy na yung paghahanap natin. So ulitin ko lang po, salamat po sa inyo sa doon sa nakahuli at nagbalik sa akin ng ibon. Bira po yung ganyan. Salamat na rin sa cake. Yun, nakauwi na yung isang ibon natin. Medyo gutom na gutom po siya. Ayan, no? Naghahanap ng seeds. So ito po po yung iba niyang kasama. So, may isa pa tayong nawawala. So ito po yung mga flyers natin. Ito din po. Salamat doon kay Ma'am, nagbalik. Napakabait, may libreng cake. Ayan. Tuloy ang paghahanap. So ito, Besa Waste, ito yung nilipad nila, medyo malayo. So 9.5 kilometers pag sa biyahe. So hindi ito yung expected namin na liparan ng mga ibon, pero masyado malayo. So yun nga, ito yung day 2 actually ng paghahanap namin ng ibon. So yun, yung grupo nandun sa site, hintay, baka may bubalik na ibon, pero yun. Pero ang gagawin namin ngayon is ano, pupunta kami dun sa site, dun sa area na pinagulihan ng isang SC. So kasi possible kasi banded naman yung SC ko. So baka dun niya binitbit yung ano, yung isang ibon or yung plaque, baka doon na doon. Kasi marami puno dun sa area. So i-assume ko lang na ano, na
na baka nandun yung plaque. Pagabi nung nagpunta kami kasi ano eh, tawag dito, nakakaya pumito-pito dahil village eh. So baka makagalitan kami. So ngayon pagbabalik at this morning na. So sundin ko lang yung isang kasama natin na tutulong mag-rescue. Yung presidente ng UFP Paranaque, si Sir Joseph Moya. So okay, drive muna ako mga sir. Yun, i-add ko lang din pala ngayon. Kung makikita nyo, umuulan. Actually, kawawa yung mga ibon. So most likely, nakasilong yung mga yan. Nagtatago yan sa mga puno-puno. So sana talaga nandun sila. So yun lang, kawawa mga ibon. Basta siguro yung mga ito. So yun, ayos. Punta ulit tayo dun sa site at pinagulihan. So yun, naghahanap kami ng ibon. Ito si EJ, kasama na naman sa paghahanap ng ibon. Ayos, ito rin si ano, press ng UFP Paranaque, kasama natin kasi yung mga ibon ng taga-UFP kasama natin yun eh, sa mga nawala. So yun, hanap-hanap po na ibon. So yun, nandito kami sa area ng pinaghanap, nakakitaan ng ibon. So yun, hanap-hanap pa rin kami, wala pa rin sign. So yun, wala, ito ang daing puno dito. Ayos. So ito yung area na pinaghulihan doon sa isa kong ibon. So ang challenge kasi actually yung ano, yung dito sa area, syempre hindi natin alam kung baka may mga magalit na pumipito tayo, nakakaisolbo tayo. Pero ito yung area, ang daming puno talaga, so possible. So based sa ways, medyo malayo-layo talaga to. 9.8 kilometers pala. Kapag sa ways ha, pero syempre sa ibon medyo ano yan. Tawag dito, malapit lang kasi nalipad sila. So actually ito bago lang to ha. Kasi kami siyempre sa pag-iibon din. So ina-assume namin yung mga ibon hindi yan lumalayo ng lipad. Pero ito yung nangyari ngayon na ang layo nun nilipad ng ibon. So talaga nagtataka kami na kaya pala talaga nila yung ibon. So ito yung pwedeng maging guide siguro para dun sa mga ibang nawawalan. Na halimbawa gagawa sila ng circumference kung saan sila maghahanap. Kasi dati may mga, actually iba-iba eh, dati mayroon kaming nawalan sa Konyur. Nag-ikot lang kami dun sa area, so nandun lang sila. Ito iba eh, very different kasi ang layo talaga, promise. So yun, siguro kasalanan ng power wings yun eh, kasi bago ko sila pinalipad. Unang bato yun, kinargahan ko ng power wings, so yun. Siguro sobrang excited lumipad, medyo malayo-layo yung pinagdipilan. So ngayon, naghahanap pa rin kami, day 2 daw ng paghahanap. So sana may mag-text, may tumawag na nakita na yung ibon. Dalawa na lang yung nakawala akong ibon sa mga kasama nating iba. Is meron pa silang parang apat. So yun. Ayos, ayun sila, naghahanap po. Para tuloy kami mga baliw dito, naghahanap ng ibon. So ayos, ito na muna yung vlog natin ngayon. Tuloy na lang natin ulit pag nakita na sila. So yun, ayos.